Paano nga ba magparami ng daga para maging pets at feeders sa mga exotic pets? Pag-uusapan natin dito ay yung enclosure setup, yung sa breeding, foods, maintenance, tsaka mga tips and techniques. Ano nga ba pwede maging kulungan ng daga? Andiyan naman yung mga rock system, pwede rin yung mga bin na lalagyan ng screen sa top or sa gilid. Sa breeding naman, ang una nating alamin ay kung ano yung babae at kung ano yung lalaki. Ito yung babaeng mice. At ito naman yung lalaki. Ang ratio ko ng male to female ay 1 male tsaka 5 female, or minsan 2 males at 5 female, or mas madami pa, depende sa laki ng bin. Base sa experience ko, kapag nanganak na yung mga female mice, hindi ko na tinatanggal yung mga male. Bale, iisang colony lang sila. Kasi kapag nagtanggal ako ng male or hinihiwalay ko, once na bumalik ulit sila, aawayin nila ito at papatayin. Sa akin, sa experience ko, wala naman sa akin namamatay ng mga pinky. Kaya lang kinakain dahil baka patay na or mahina ang pinky or baka na-stress sila sa paligid. Iba-iba naman ang ugali at temperament ng bawat isang mice. May mga pagkakataon na may mga maliliit na pinky at may mga hopper. Yung mga hopper ay hinihiwalay ko na para hindi maagawan ng gatas ang mga bagong panganak na pinky. Ang pag-aalaga naman ng rats ay kaparehas rin ng mice. Ang pinagkaiba lang ay ang ratio ng pag-breeding ay 1 male sa 2 female or 1 male sa 3 female kasi maliit lang ang bin. Ito ay yung mga bagong panganak na mga rats. Ito naman yung mga rat pups at medyo palaki na sila sa wind rats. Sa maintenance naman, araw-araw ko sila pinapalda ng tubig sa water bottle at ang mga pagkain naman nila ay pwede gulay at mga feeds ng katulad ng sa manok. Sa pagpapalit naman ng kusot or beddings nila, minsan 2 times a week or 1 times a week.